Magandang araw sa lahat ng ating mga kababayan, cacao farmers. This is Cacao Prince and ngayon po ipapakita ko po sa inyo yung isa lang po sa puno ng ating cacao. Dito na amaze po ako dahil ito po ay bata pa po ng cacao. It's 3 years old pero malapit na itong mag 4 years old mga 2 months from now. Yan, kung mapapansin niyo po yung kanyang bunga talagang siksik na siksik. Ayan po. Nagkukumpulan, ayan. Para ng star bread. Ayan po. At saka meron pa dito sa ibabaw. Ayan. So paano ba ito nangyari? Unang-una po, maganda po na variety yung gigamit natin. It's a grafted na cacao seedling, hybrid Trinitario variety. At ang clone po nito is BR25. Pero medyo pollinated na po ito ng UF18. Kaya maganda po talaga na variety yung hybrid Trinitario at saka yung BR25 clone. And samahan din ng UF18. Ayan. And aside from, another factor din is yung regular na pag-aabuno. Spray, tsaka binabalot din natin yung mga bunga. At another factor po na napansin ko is yung magandang shading. Nakakatulong din sa pagiging mas productive ng mga kakao. Yung shading po natin na ginamit is saging, banana. Ayan po. Ayan. So it's a Cardava banana. Ayan, may bunga pa. May bunga siya ngayon. So, bakit nga ba saging yung highly recommended namin na pang shading aside from papaya, cassava and another mga tanim na pang shading sa cacao? Banana po yung ma-recommend namin dahil unang una po dahil po yan sa mga pollinators. Ayan, yung mga pollinators po yan po yung tumutulong para yung mga bulaklak ng mga cacao ay tumutuloy na maging bunga. And isa sa mga pollinators po ng cacao is yung mga midges. Ayan, pwede nyo po yung ma-search, mga midges na mga insects. And yung mga midges po, palagi po yan silang nakatira mostly sa mga areas na medyo watery tulad ng saging. Kaya kapag meron pong mga saging, ayan, may mga saging, may mga nalalanta na mga katawan ng saging, dyan po tumitira yung mga midges. Kaya kapag maraming midges, yung mga pollinators mas marami yung tumutulong na maging fruit yung mga flower ng cacao. Ayan. Alright. Pero aside from, big factor din yung paano talaga inalagaan ng caretaker. Ayan. Kung mayroon pa po kayong tanong about cacao farming, I can share po my ideas. Just message lang po in my Facebook Messenger account, Cacao Prince Consultancy. And meron din po pala kaming mga reading materials na e-books and in PDF version. Habang wala pang mga seminar, pwede po nating basahin yun. Pwede po nating i-email by your email address, tapos i-download nyo. Pwede nyo nang basahin sa inyong smartphone, laptop, tablets, and then pwede ding i-print. Pero mas maganda, wag na i-print para hindi na masyadong magastos. Pero okay lang din i-print. And meron din po pala kaming mga tableya. Ayan, mga pure tableya products po ng ating mga farmers dito sa aming lugar sa Agusan del Sur. Ayan. Alright, so maraming salamat po sa inyong panonood. God bless sa lahat ng mga farmers.